Okay, Sir Atan, matanong ko lang po, ano po yung feature ng bus nitong Lorna Express? Bus namin, ano to, wala air brake, aircon, kompleto po lahat yan. Lahat yan, nagana pati exhaust. Hanggang ilan po yung speed limit niya? 80. Nakita ko po wala po kayong wifi, may plano po yung kumpanya na maglagay? Meron. Kaso, ano kasi, sa ngayon kasi, by company ang lagay ng wifi. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. And ako nga pala si Juan Marco for another bus review this 2019. Ito yung pinakauna kong review ngayong taon. And alam ko po na yung mga naghihintay ng bus review sa YouTube channel ko, medyo natagalan, pasensya na po kayo. Ito po yung review na hindi ako sumakay. Ngayon, nag-request ako sa kanila kung anong available na bus. Pakilala ko po sa mga viewers natin. Hi, ako po si Jonathan Gaso, driver po ng 81 na Lorna. Sir Jonathan, saan po ba yung biyahe niya? Indang 13 Pasay Rotonda. Petex. Yan lang po yung rota niya sa ngayon. Indang to Pasay, vice versa. Magkano po yung pamasahe? 71. Per? 70. 70. Estudyante at saka senior? 20%. 20%. Binibigyan nyo rin ng priority na upuan yung mga PWD at saka senior sa unahan? Okay, maganda yon. 2 seats ano yan? Dalawang block yan. Pare, anim. Una at saka yung sa pangalawa. Yun yung required ng batas. Matanong ko lang po about po sa mga bagahe. Pwede po ba sila na magsakay lang ng bagahe lang ba? Sa Permetrex natin, na pag kahon, may size yan eh. May 20 pesos talagang charge dyan. Kasi pag nawala yan, binabayaran yan. Halimbawa po motor, may nagtatanong po sa akin, natawa nga po ako. Pero sir, pwede po ba magsakay ako dyan ng motor? Kasya po ba dyan sa ilalim? Hindi. Pahiga? Sa amin ngayon, hindi kasi pwedeng ihiga yung motor. Sa amin, yung mga unit namin na Daiwo, hindi talaga kasya. Pero pag yung mga bago, katulad ng Higer at saka Yutong, kasyang-kasya mga motor dun. Anong engine po yun? Ano yan? Man? Hindi. Daiwo yan, Daiwo. Daiwo. Japan po ba yan, China? Korea. Deloitte yan. Okay. Deloitte. Diesel? Diesel. Yung original kaha po ba yan o recondition? Original yan. Original. Pakisabi po sa mga viewers natin kung saan po sila pwede mag-book. May online booking po ba kayo o saan po ba yung mga terminal? Wala kaming online booking. Ang terminal namin, Indang, May 13, Manggahan, Monterrey, yun yung mga bus stops namin. Hanggang PITX na yan. Pagbalik, ganun din. Monterrey, yung Dasma, Palapala. Monterrey, terminal yan. Bus stop lang yun. Bus stop. Pero yung terminal nyo po sa EDSA, meron kayo doon? Wala kami terminal. So, PITX lang. Okay. Ano naman po ang masasabi nyo sa PITX? Sa akin naman, wala namang magiging problema. Kaya lang talagang sobrang hassle. Katulad nga ng naranas ng karamihan, masyadong malayo sa MRT, LRT, yun yung ano dyan. Kami, mga empleyado, hindi naman kami kawawa dyan. Ang kawawa talaga dyan, yung pasahero. Yung talaga apektado talaga yung pasahero. Yun ang apektado. Hindi naman kami. Pati sa konsumo ng gas nyo, okay hindi. Lang. Okay lang naman. Okay lang. Kung tutuusin nga, mas umiks eh. Pero mag-a-adjust ka lang ng oras sa pila. Pag halimbawa, pansamantalang ipatigil yung PITX, balik kami sa dati naming ruta. Iikot lang kami ng Pasay Rotunda. Yun talagang original na ruta niyan. Ano po ang balita ngayon? Aayusin po ba ng gobyerno natin yung PITX? Alam ko may hearing nung katapusan. Yung kay Nodor Grace. Hindi ko lang alam kung anong naging development. Okay, sana maayos nila dahil nga apektado yung mga commuters po natin. Sabi nila sa balita na nadadagdagan yung pamasahe nila. Sasakay pa sila pati yung oras din. Ano po yung mensahe nyo sa mga commuters po natin? Yung mga mananakay namin, pagpasensyahan nyo na kami kasi talagang hindi kami makakalusot ng Pasay hanggang alas 9 ng gabi. Ang PITX, sinasarado yan ng alas 10. Kaya medyo doon sila talaga nahihirapan. Mga pasahero, pasensyahan nyo na po yung mga driver natin kasi sumusunod lang sila sa batas. So yun, salamat po sa interview, sir. Jonathan.